Yan. Outfit check. So, ganito lang yung outfit ko dahil hindi nga masyadong malamig, so okay lang ganito. Pero meron akong tatlong layer. Akong tanga. So yun yung outfit natin today. So yan, maglalakad-lakad na ako. Yung weather hindi masyadong maganda, pero okay lang. So dito ako dadaan. Medyo gloomy. Nag-sunglasses lang ako dahil yung mata ko naluluha sa ano, sa hangin. Masyadong windy today. So this is our view where we live. Ganito yung itsura pag ano, winter. Ang tsaka na. Gusto nyo bang tumira dito? Sobrang tahimik. Parang nagsawa na nga ako eh. Yan. Oh, ayan. Ooh, yes please. More sunlight. This is my outfit. I changed my jacket. Dahil yung isa, malamig pala yun. Hindi pala siya pang winter. Pwede yung pang spring, pero ito, pwede ito pang ano, pang winter. Uy, Diyos ko, ang lamig ng hangin. Kaya ayoko talaga dito eh. Meron akong shortcut way dito na dadaanan. So ito yung shortcut way, dinadaanan ko. Farm, actually farm ito. Ngayon wala lang tinanim dahil hinarvest na nung before mag-winter. So, kaya ganito siya ngayon ka linis. Yan. Springtime, magsimula na silang magtanim ulit dito. Uy! Grabe ang lamig! Ang tanga ko talaga, hindi ako nagdala ng gloves. Minsan kasi feeling ko, hindi siya malamig, okay lang. Nakakalimutan ko winter pala. So yeah, ito yung view ko. Tahimik, sobrang tahimik dito. At saka, isa lang yung kapitbahay namin. Yung town, mga nasa 40 minutes, at least 30 to 40 minutes sila karin. Pero pag drive naman, sobrang ano lang, malapit siguro mga 5 minutes lang drive eh. Ayan, I think I'm brave enough to walk without my gloves. Walk outside without gloves. Grabe ha. O sige, ngayon dahil sa sobrang lamig nga nga ka. Never mind. Okay, see you in a bit. So, andito na ako sa town. Maglakad-lakad muna ako saglit. Tahimik ngayon. Sobrang tahimik dahil Monday, working day. So, meron siyang butterfly farm dito banda. So, punta ako dito banda. Okay naman dito. Maganda naman. Kaso lang, yun nga, dahil sobrang tahimik. So, yan, I will show you the river. So, ito yung Stratford River. Yan. Sobrang ganda dito pag summer, of course. And then, ito yung sa kabila. Look. Yan. Pero kaso sobrang tahimik nga eh. Dahil nga, winter time. So, wala talaga masyadong maraming tao. But then, yeah. It's beautiful here. So, I will show you that side. So, this one. Yan. So maraming ano dito, yun yung mga swans doon. Ang saya nila. Buti ka muna ano na siya, na clear na yung water. Noong last week kasi sobrang grabe yung baha, kaya talaga grabe yung talagang umapaw dun sa restaurant. Yan. Maganda talaga tong lugar na to eh.
I really love this town. Dito kasi ang daming mga hotels and restaurants, tapos ang daming mga care homes, job opportunities dito, ang dami talaga. So parang hindi ka talaga mawawala ng trabaho dito. So yun yung mga swans, ang daming mga kalapati din dito, oh. Mga kalapating mababa ang lipad. Charot! So yan. Diba? Ang ganda. Kurrrr! O diba? Naging kalapati na rin. At saka ito, alam nyo ba na itong river na to, meron siyang meron siyang mga boat sa ito. Pag summer time talaga, kita nyo itong canal na to. Isang gate. So yung mga boat doon, pag summer time, tapos maraming mga turista, yung mga boat yun is mga passenger boat. So lalabas yan, i-open nila yung gate. Mga boat dito dadaan yan. Yan, dyan. Tapos palabas dito. Yan, palabas dito. So dito naman tayo. So dito naman is yung park. Pag summer time, Diyos ko, punong-puno talaga to. So, dahil nga sa mga turista. Stratford-upon-Avon. So ito yung pangalan ng town namin. Oh, di ba? So dito si Shakespeare nakatira. Hindi masyadong ngayon. Hindi masyadong busy. Tapos sa kabila, ito yung mga lampot. Look. So ayan na. Sobrang tahimik ngayon, oh. Ano ako magdrama-drama ako dito. So ayan. Alam mo, para yung mga tao minsan tinitingnan ako para akong tanga dahil nga kinakausap ko yung sarili ko tapos tumatawa ako mag-isa. Edi wo. Bala kayo dyan. Basta masaya ako. Diba? Ang ganda. So ngayon pupunta naman ako dun sa isang sa kabilang side. So ito yung mga old buildings dito. Yan, mga restaurant yan. And then ito yung famous, one of the famous pub here sa town. Mga old buildings. Sayang, hindi talaga maganda yung weather. Maganda sana pag talagang sunny. Ito para kasing yung parang medyo dramatic yung view, yung picture dahil nga sa weather. So ito yung one of my favorite charity shop. So yun yung town hall. Look at this building. Di ba? Yan. Magkaroon din ako niyan. Bibili ako niyan. Sasakyan. Talaga yung mga buildings dito. Napaka-amazing. So ito yung parang center talaga ng town. Yan. So dito yung syempre mga shops. Tapos yung mga iba pang mga establishment dito. So I'm using my DJI Osmo Pocket 3 na camera, and it's brilliant. It's amazing. So yan, andito ako ngayon sa supermarket. This is my favorite. Ay, Korean noodles. So ito lang muna bibilhin ko. Oops. Ayan. So ngayon, punta naman ako ngayon ng ibang supermarket. Ayan. Kasi wala akong nakita dun sa iba yung hinahanap ko, kaya itry ko dun sa iba. Ibang supermarket. Kung meron sila doon. At so far, yung iba naman nabili ko na. Grabe yung traffic ngayon, ah. Hinan nyo, ah. Kala nyo sa Pilipinas lang may traffic, ha? May traffic din dito, grabe. Nandito na ako ngayon sa Morrison Supermarket. At meron akong dalang bag. Baka meron silang Asian section din. Meron silang yung noodles na hinahanap ko.
Ayan. Oh, grabe ang init. Mainit kasi naglalakad ako. Grabe ang layo ng nilakad ko. So, ayan. I need parang bread ata. Ay, kailangan ko ng bread. So, this is my favorite bread. Tiger roll, this one. Kailangan ko ng vegetables para sa pansit. Kailangan ko ng celery. And then, kuha ko ng spring onions dahil kailangan ko yan. Ganitong klaseng cabbage I like. Grabe. So, this is 3 for 10. Sobrang mahal. Pero, sige na lang, carry bells na. So, ito yung mga isda dito. Tingnan nyo. Wala naman akong paborito, oy. Ay, itong tilapia, pero hindi na siya fresh. So, yan. Tapos na. Tapos na ako mag-grocery. So, ito na yung mga nabili ko. 2 bags. Yan. Mag-book na ako ng Uber. Yes, mag-book na ako ng Uber para going home. So, yan lang. See you. So, yan. Yan, my driver na ako para sa Uber. I'm waiting for him. It says it's 9 minutes. So, antay na lang. Tan-tan. Hindi naman siya masyadong malamig, ha? In fairness, kung hindi lang mahangin, hindi talaga siya malamig. Matraffic talaga ngayon kasi matagal. Dahil ito, dadalhin ko sa party namin sa Wednesday. So, kailangan pera. Sarili kong pera yung gagamitin ko. Ayaw kong gamitin yung mga pinamili niya. Dahil para sa bahay yun. Para sa bahay namin. Kaya... for 1 month. Lucky you. 1 month I stayed there. Wow. Is it nice? Oh, lovely. I've been going there for the last 20 years. Oh, really? Wow. You've been there? Yeah, when I was working in Thailand. Oh, okay. And Philippines. Yeah. Yeah. Oh, very expensive now, Thailand. Is it? Yeah, very expensive. Oh. Very expensive. I think maybe I stayed in the tourist places, you know. Ah, maybe. Where about in Thailand? I went to Phuket. Right, okay. Bangkok. So, yan. Nandito na ako sa bahay. Uy. Ayan. Tanggalin na natin yung... Ah! Mainit sa ulo. So, ito yung mga pinamili ko. May bread. This is my favorite bread. And then meron akong ano tawag nito? Spring onions. And then meron akong eggplant. Meron din akong soya milk. Because I love soya milk. And I have mushroom para sa pansit. And I have beans, green beans. I got celery for the pansit. And I got bean sprouts for pansit. Dami. And I have cabbage for pansit. And I have baby corn. I got shrimp for my pansit. I got minced pork for my lumpia. I make lumpia. And pork for pansit. And then chicken for pansit. Damn it. So, magkano lahat? It's 49. Well, it's round off 50 pounds. So, 50 pounds nasa 3,000. Ito lang yung nabili ko. 3,000 pesos. Do you know what? Cost of living here is really, really expensive. Honestly. Ito lang, konti lang yung nabili ko pero sobrang mahal na.
And then, isa pa lang yun ha, yung bag. And then, meron akong Weetabix for my breakfast. And then, meron akong protein. Cornflakes mix for breakfast as well. And then, meron akong bihon, pancit bihon. I bought 4 bags. Packs para... And then my favorite Korean noodles. And I bought Mogo drinks. I love that. And ito ay 11, nasa 11 pounds yan. So today, I spent at least 62 pounds. My God. Alam nyo ba magkano yung 62 pounds? Nasa 4,000. Ito lang yung nabili ko lahat. 4,000. What can we do? Ganito talaga sa England. Sobrang mahal. Super mahal dito. Kaya, kung ako sa inyo, bago kayo pumunta dito sa England, pag-isipan nyo muna ng maigi. Kung worth it ba ang pagpunta nyo dito. Di ba? So, yun lang. That is for today's video. A day in my life. Charot, a day in my life. So yun lang, wala namang masyadong special. Nag-grocery lang ako para sa Wednesday dahil meron nga kaming staff party. Last day namin yun. So, see guys, sana ay mag-like, comment, and subscribe din kayo para naman madagdagan yung ano ko. Yung subscribers ko, please. Thank you. Have a good day, everyone. Bye.